how to control until the... Special mention ng Pangulo si Public Works and Highway Secretary Mark Villar sa kanyang talumpati noong Biyernes. I would like to call the attention of the secretaries, especially Secretary Villar, that if there is any slippage of any work of any kind by the national government, if you delay, or if I see tomorrow, beginning tomorrow, and you're all invited to see me in Malacañan. Sabi ng Pangulo, kalihim na raw mismo ang pananagutin niya kapag may pumalpak ng proyekto. Kasi nasabi ko, I'm exacting now something of like this. Yung project mo, pagka pumalpak, I will hold the secretary responsible. Kasabay pa nito ang kanyang babala laban sa mga sangkot sa korupsyon. Lahat ng highway acquisition of easements to widen the shoulders of the road or to make it a four-lane ends up in corruption. If we do not cut on corruption, we will never improve. Sa 2017 audit ng COA sa DPWH, ang mga delayed at hindi na ipatupad na projects ng DPWH ay umabot na mahigit 73 billion pesos. Kabilang dito, ang mahigit 2,000 proyekto na hindi natapos sa loob ng tinakdang oras. Ang 135 na proyekto suspendido, 15 terminated projects, at ang mahigit 800 proyektong hindi nasimulan. Sa mga proyektong hindi natapos sa loob ng takdang panahon, 120 projects daw na may kabuang halaga na 6.7 billion pesos ay umabot ng delay o negative slippage ng 15% nang walang ipinapataw na parusa sa mga kontraktor. Sabi ng COA, dapat daw sundin ang kaukulang patakaran sa ganito mga kaso at singilin ang kontraktor ng danyos. Pwede rin i-terminate ang kontrata at ma-blacklist ang kontraktor dahil dito. Kabilang sa mga delayed na proyekto ito ay ang construction ng expressway, pagsasaayos sa mga kalye at flood control project. Aminado si Secretary Villar na meron sila mga proyekto na nabalam dahil sa samot-saring dahilan. Right-of-way issues, permitting, minsan yung permits, hindi, we have to, maraming permits ang kailangan bago magsimula ang project. And of course, in the implementation, minsan yung contractor, always nakakaproblema sa weather. So in construction, marami talagang mga challenges. Pagtitiyak pa ni Villar, hindi niya papayagan ng anumang uri ng korupsyon. Zero ang tolerance namin sa korupsyon. So kung meron man kayong mga experiences sa mga deployed sa DPWH, may humihingi, please, i-report niyo sa amin kaagad. And definitely, action na namin kaagad. Nakausap na rin daw niya ang Pangulo tungkol dito. Ivan Mayrina, GMA News.